Welcome sa Clairvance Channel mga katiktik. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-disable ang automatic update sa ating Windows 10. So punta lang tayo dito at mag-type lang tayo dito mga katiktik ng services.miss. Yan. .miss mga katiktik. M-S-C. Tapos enter lang natin mga katiktik. Tapos may mag-pop up dyan. I-click ka lang dyan kahit saan dyan. Tapos pindutin mo yung W. Pagkapindot mo ng W mga katiktik, yan, puro W na po yan. Hanapin mo yan sa baba. May mano ka dyan mga katiktik, makita ka na Windows Update sa baba. Yan, Windows Update. At i-right click mo ito mga katiktik. Palakihan mo na natin para mas makita. I-right click natin, Properties. Tapos, i-disable mo mga ito mga katiktik. Yan, disable. Disable mga katiktik. Tapos, apply. Apply din. Okay, so na-disable na natin mga katiktik. Pagkatapos nyan, proceed na tayo sa next step mga katiktik. Close lang natin to. Yan, pag na-close na, balik tayo dito. Tatype natin dito naman sa start mga katiktik yung rig edit mga katiktik. And then, enter mo. So, pag na-enter mo na yung rig edit, is papasok naman tayo dito sa local machine. Yan, HK local machine mga katiktik. Click natin yan. Tapos, pag na-click natin, punta tayo dito sa software. Tapos, next mga katiktik is, punta tayo sa policies. And then, pagdating dito sa policies mga katiktik, click natin. Tapos, hanapin natin yung Microsoft. Yan, sa Microsoft mga katiktik, lakihan mo na natin. Dito sa Microsoft, lakihan mo natin para makita. Hanapin mo sa baba ng Microsoft yung Windows. At click mo yung Windows at pagkatapos mo maklik, punta sa Windows, right click mo and then new OK. Tapos dito mga katiktik, i-rename mo yan mga katiktik. Type mo dyan yung Windows Update. Yan, dapat tama yun, walang space at tama yung capital letters mga katiktik. Kung ano yung kinakapital, dapat gayang-gaya nyo. At i-right click mo yung Windows Update, new OK. Tapos lagyan mo mga katiktik ng AU. Yan, Windows Update. Sa loob ng Windows Update, meron tayong AO at dito sa AO, i-click natin and then new. Piliin mo itong mga katiktik, yan. Tapos, rename mo ng no auto update. So, ganyan lang mga katiktik and then i-enter mo siya. So, pag na-enter mo na mga katiktik, i-right click mo ulit siya, modify. Piliin mo yung modify and then yung 0 dyan, gawin mo lang 1. So, pindutin mo lang sa keyboard na 1 and then i-okay mo ito mga katiktik. And then, pagkatapos niyan, mayroon ng 1 na value, is okay na po, permanently na po yung disable ang ating auto-update. Maraming thank you.